Magandang araw po. Si Kiko na naman po ito. At ngayon po ay magluluto tayo ng simpleng recipe. Paborito po ng mga inchik dito yan. Pero napaka masustansya po. Wow. Ang lulutuin po natin yung broccoli. No? Alam po natin, ang broccoli, marami pong fiber yan. May protein, may iron, may potassium, may calcium, may selenium, may magnesium, at marami pa pong mga vitamin. Wow. Katulad po ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, and B. At lastly, meron din pong folic acid yan. Okay po, kahit po simple lang ang broccoli, napaka masustansya po niyan. Kaya po ang mga inchik, marami pong kumakain. Okay po, so ngayon po, luto tayo ng simpleng recipe para dito sa broccoli. Ano lang po natin siya, ilalaga lang po natin. Kaya po, kung nagmamadali kayo, ito po yung magandang gawin para sa sa inyong, magkaroon kayo ng gulay sa inyong hapagkainan. Okay? So, ito po, simulan po natin. Unang-una po natin lalagay yung ginger. Okay? Siguro mga kalahati nito. Itong ginger na ito, kalahati. Okay? Kalahati ginger, lagay po natin. Then, after that, lagay natin itong oil. Olive oil po yung ating ginamit. Ito po. Okay. Then, isang kutsarang asin. Isang kutsarang asin. So, napaka-simple lang po. So, lastly, itong ating nainan natin kumulo yung tubig. So, ngayon po, kumukulo na po siya. Pwede na po natin lagay yung broccoli na. Okay, so medyo ayusin lang po natin at takpan po natin. Let's wait for 3 minutes. Madali lang po maluto ang broccoli, 3 minutes. Po itong broccoli, pwede siyang pwede siyang up to 5 minutes, depende. Pero kami po 3 minutes po. Gusto po na namin yung crunchy na broccoli. Okay, so papatayin ko na po. At ito na po. Napakadali lang pong lutuin, kaya kung nagmamadali kayo at kailangan nyo na meron kayong gulay, ay ito po. Okay po, so hanguin na po namin. Okay, so pwede nyo pong i-check, i-ano nyo ng tinit, sundutin nyo ng tinidor para malaman nyo kung malambot. Pero sa amin, gusto namin yung crunchy. Okay? So, ito po, crunchy po itong aming broccoli. Okay? Lalagyan na po natin ang oyster sauce. About 1 tablespoon oyster sauce. Depende rin po kung gusto niyo dagdagan ng oyster sauce. But for us, 1 tablespoon is enough. Para lang magkaroon ng konting lasa yung broccoli. Okay? So, titikman na po natin. So, okay na yung lambot niya. At meron na po siyang oyster sauce, tikman po natin. Sarap! Okay po, kung nagustuhan nyo po yung recipe, don't forget to like and then share. At pag may comment po kayo, lagyan nyo po ng comment. And most importantly, mag-subscribe po kayo. Don't forget to press the bell, the button. Okay? Sige po! Papaalam na po kami. Bye!